Ubus na lang pala umuli mga kabista. So, asensya na medyo natagalan lang sa paggawa ulit ng video. Medyo busy lang kasi. Bali ngayon is nabudol na naman tayo ng isa sa mga nabili ko sa Lazada. So, ito yung bamboo floating wall shelves with 6 hook. So, ito hindi ko na anticipate, hindi ko na check dun sa detail. So, hindi pala yung magandang tingnan nyo mga kahabista. Is-check nyo kung yung dimension na yung bibilhin yung wall shelf is akma sa ikakabitan nyo. Kasi yung sa kakabitan ko kasi meron na siyang nakakabit na yung key storage ko. And then lalagyan ko pa siya nung yung wall shelves natin. Eh medyo mahaba pala yung nabili ko kasi 6 hook siya, meron din siya 4 hooks or 5 hooks lang. So, nabili ko kasi yung 6, sabi ko, para the more the merrier, eh, na-maximize ko yung pinaka-space doon sa may likod ng pinto. Kaya lang, yun nga, is mahaba siya. Pero, yun, titingnan natin kung paano natin malalagay ng maayos na maganda. So, yun, yung price nito, okay naman, nasa 500, kano nga ba, 500 something, with shipping, almost 600. So, wow! Yun, pakita ko sa inyo, bubuin natin. Then, tingnan natin kung worth it ba yung pagkakabili natin dito. So, yun, mga kabista, ito na nga pala siya. So, nakikita nyo, medyo mahaba nga talaga nito. Then, so, ito, binuksan ko na ka siya kasi hindi niliver to sa akin. Medyo nagduda ako. Sabi ko, para ang patanghapa nito. Base dun sa picture. So yun, kaya binuksan ko na siya muna para i-check kung ito nga yun deliver ni kuya. Pero yun nga, ito naman siya. So yung pinaka-itsura niya kasi ay ito. Kita niyo ba? Yan, ganyan. Anim siya. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, kulang ba ate? Bali 6 siya eh. So kaya siya siguro sobrang haba. Tapos ito ay sino gumawa nito? Anong brand eh? Chinese. Ako may pangalan to eh. Somewhat parang Maharlika daw ang gumawa. Ako hindi ko alam bakit. Parang wala dito. So, tingnan natin. So, ito siya. So, para siyang normal na tabla. Pero maganda yung texture niya. So, para siyang, hindi naman siya totally laminated na wood. Pero, fully furnished siya. Na may burnes. And then, ito siguro yung mga panalit. Mga lalagay natin dyan. So far, sa quality maganda. So sabi ko, mataas yung kalidad. Surprise ha, surprise niya na almost 600. So, worth it naman, tingin ko. Lalo na kapag naidikit na natin ito sa pinaka-wall. So, tingnan natin pa yung mga ibang laman nito. So yun, oh okay, meron pa siyang, hindi ko alam kung makikita, ito to, star screw. So meron, siguro, hindi ko sure, ayun, naka-star para yung ano, naka-star yung kanyang tornillo. So good thing din naman na, meron silang libre nito, kasi in case na bibili kayo nito, wala kayo masyadong tool, so may hirapan kayong buhay niya, bibili pa kayo sa labas ng mga tools niya. So ito, ang gusto ko nito is, yun nga, meron na siyang libreng star screw para dito. So ito din yung nakikita ko na malimit na ginagawa sa iba. Bakit star screw, di ba? Bakit hindi yung plus na lang or minus? Kasi syempre, malaki kasi yung screwdriver natin na minus or plus eh. So malaki talaga siya, mga ganyan siya siguro kahaba. Yung pinakamaliit na pwedeng ibigay na libre. So, dito, naisip nila, para mas madali, ito na lang. Maliit. So, yun, may kasama na rin siyang toks, dalawa, para sa pader. So, okay yan. So, yun, buhay na natin.
So yun mga kabista, ikabit na natin. So far maganda naman siya. So yun nga lang, mapansin niya yung sinabi ko kanina is medyo pataas yung lagay ko. Kung mapansin niyo is pantay na siya halos dito sa taas ng ating pinto. So okay naman siya kahit ganyan kataas. Mas as long na nalalagay natin ng maayos yung ating yung jacket man natin or yung ating bag. So yung mga ating bisita na pupunta is hindi sila mahirapan na laging dala-dala nila yung bag nila o yung jacket. Lalo syempre yung jacket na nadala nila or dala natin is basa kasi umuulan sa labas. So kaya maganda na meron din tayo nitong pinaka hanging shelf dito na may mga hook para doon. Tapos yun nga, napataas siya kasi gawa nitong, sasabi ko sa inyo na ano ko yung key box. So medyo naalangan ako na yung pagkakabili ko is malaki pala. Kaya medyo hindi siya pwedeng ibaba yung ating itong ating hook shelves dito. So yun yung medyo nakaano. Pero okay naman na ganyan din siya kataas kasi as long na yun nga, naabot naman natin yung mga jacket, pwede natin ilagay yung mga bag. So ito lang yung mga halaman ko dito is kailangan mong iakyat ng maayos. So kung medyo siguro mga paipit pababa yung height mo is hindi mo siya malalagay ng maayos kagad. So kailangan mong tumugtong siguro sa tawag dito sa upuan para mailagay mo siya. Pero yun, ganda naman. So sa rating siguro 1 out of 10. Sa price ha, hindi ko siya i-base ko sa tingin ko lang na kung useful ba siya o ano, basta sa price. Kasi syempre doon natin malalaman kung nabudol ka ba talaga, hindi. So sa price, masasabi ko versus dun sa rating niya sa quality is 10 out of 10. Kasi yun nga, nasa 593 siya. Then quality naman niya maganda. So yun, kita natin yung kanina is yung pagkakahoy niya is hindi yung karaniwang kahoy lang na makikita na parang mga palochina na mahuna. So maganda naman yung kahoy niya. Masasabi ko is 10 out of 10. So yun lang mga kabista. So abang-abang na ulit tayo sa next video. Salamat ulit sa panonood.